Sa panahon ngayon, ang konsepto ng mga negosyo, hindi uubra ang okay lang. Dapat may kakaibang twist at paandar para maengganyo nga naman ang mga customer. Yan ang mindset ng ilang negosyanteng aming nakilala. Ang salon may kantahan, may ahas ang mga masahista, pati pagkain pinapala, at may pajama party pa habang nagpapaganda. Kaintriga, di ba? Trending sila ngayon dahil pasabog ang kanilang gimmick negosyo. Walang duda, basta diskarte, abilidad at sipag, sinamahan pa ng tiyaga. Mga Pinoy ang winner dyan. Nasa lahi na kasi natin ang pagiging palaban, lalo na kung kabuhayan na ang pag-uusapan. Kaya hindi nakakagulat marami ang nakikipagsapalaran sa pagninegosyo dahil nandito nga naman ang pera at susi para magkaroon ng mas maginhawang buhay. Pero ang siste, halos lahat ng mga Pinoy, business-minded. Alam nyo bang may humigit kumulang 4 milyon ang bilang ng mga negosyanteng Pinoy sa Pilipinas? At 1 milyon sa mga ito ang mga small, medium enterprises o SMEs. Hamon sa bawat business owner kung paano sila titibay at tatangkilikin ng mga customer. Kailangan kasi sa panahon ngayon, marami kang baong pasabog para ikaw ay matandaan. Expert dyan, ang mga Pinoy. Tulad ng mga newest discoveries namin na mga negosyong may twist at talagang mapapawaw ka sa kakaiba nilang mga gimmick. Ang Videoke Bar, benta ang negosyo na yan dito sa Pilipinas. Paano ba naman kasi ay frustrated singer, lahat ng mga Pinoy ang hihilig. Pero wait, look again. Dahil hindi pala videokehan ang aming napuntahan. Isa pala itong beauty salon. Ang pauso nila, abay kumakanta habang ginugupitan. Ibang klaseng gimmick din, di ba? Ito ang naisip ng hairstylist at owner na si Kim Peralta. Para dumugin nga naman ang customer ang salon niya sa Pulilan, Bulacan. At hindi naman siya bigo sa kanyang gimmick negosyo dahil umaalagwa ang kanyang pakulo sa social media. Kumbaga sa isang business po kasi, mag-iisip po tayo ng medyo unique po. Tapos, mas attractive po sa mga customers. Ang ginawa ko, mas maging convenient yung mga customer dito sa salon ko. Kaya ako naglagay ng video, okay? Naging patok din naman sa mga customer. Bet na bet ng mga customer ang ganitong setup. Kinakarir pa ng ilan at feeling finalist sa singing contest. Todo pagbirit para mapalakpakan ng bongga. Mistulang voice coach sina Kim at kanyang mga angels dahil pag magaling at nagustuhan nila ang kanta ng kanilang customer, believe it or not, libre na ang gupit. May mga customer po na gusto nila kumanta. At may mga customer din naman po na nahihiya pero magaganda po yung boses. Pinipilit po namin. Usually po, kami po yung nagsasabi na kumanta sila. Pagka magaling pong kumanta, talagang deserve po. Tapos binibidyo ko po sila. Nalilibre po sila, nililibre ko. Ganun. Para pampalubag loob na rin po. Ang resulta, ang mga customer nila happy and contented. Sureball din na suki na nila ang bawat pumunta at siguradong babalik sa salon nila dahil sa good vibes daw na hatid nila. Nakakatawa rin na meron silang gimmick na pabijoke, mahilig po akong kumanta. Hindi ka lang nalilibang, pero yung kalidad talaga ng serbisyo, yun din talaga sa isa, yung isasabi na balikan dito. Maraming pumupunta at maraming kumakanta at nag-enjoy din naman yung ibang client ni Kim. Kaya happy sa singing, happy din sa service. Nakakaaliw at nakakatuwa kasi isa rin po akong mga nganta at nakikita ko yung mga customer na talagang naaaliw sila while waiting na servisyon namin sila. Maraming customer, kumikita kami, tsaka palagi maraming pagkain. Masaya yung gimmick namin, syempre, maraming naaaliw din kami pag nagtatrabaho kami. Hindi kami naboboring magtrabaho kasi habang nagtatrabaho kami, may mga kumakanta.
Laki sa hirap si Kim, kaya pursigido siyang magtagumpay sa kanyang negosyo. Ang good news, naaani na niya ang kanyang pinagpapaguran sa mahaba-haba na ring panahon. Pangarap ko po na makapagpatayo po ng sariling bahay, makapagpundar po ng sariling lupa, sasakyan at magkaroon pa po ng mas madaming negosyo, savings para sa future po. By next month, matutupad ko na po yung mga pangarap na yun. Katulad po ng bahay at lupa. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Construction? Sabi sa feng shui, swerte din daw ang business na yan. Pero teka-teka, hindi pala sa construction site gamit ang pala na ito. Hindi sa buhangin o sementong hahaluin kundi panghango ito sa lutong pagkain ng mga samut-saring lamandagat o seafoods mula sa malaking kawa. Yan naman ang kakaibang gimmick negosyo ng Papa Angelo's Grill sa Binyan, Laguna. Dahil sa paandar nilang papala sa kanilang seafood challenge, nag-trending sila sa social media. During the construction ng restaurant, nakita ko nagpapala. Ano kaya gawin ko kayang palahin yung seafoods, di ba? Kasi nakita ko magpaling construction, sabi ko, mukhang masaya. Tapos seafoods naman yung papalahin mo. Lalagay mo sa malaking kawa, then yun. Sabi ko, sige, try ko lang. Hirit pa ni Angelo, kailangan magaling ang diskarte sa pagpapala para sulit ang bayad sa pagkain nila. Challenging talaga, di ba? Na-discover ko, ang dami palang di pa nakakapit ang pala. So, tuntua sila every time na may challenge. Kasi naging pala challenge kasi pag angat mo, di iba't ibang klase ng seafoods, pag angat mo, bawal mo na ibaba. So, pag nalaglag yung crab, sorry. Dating nagtatrabaho sa corporate world si Angelo, hanggang naisipan niyang mag-shift ng career at sunduin ang kanyang passion sa pagluluto. I-reveal ko na ang pinaka-secret ingredients ng Papa Angelo Pala Challenge. Kailangan mo nang niluluto yan, kailangan mo nang kiss. Yan po talaga secret ingredients. Pag naluto na ang mga hinalabos na seafoods, bago ang masarap na chibugan, let the pagpapala begin! Sulit siya kasi you can share it with your whole family. Hindi ka ma-challenge na ubusin yung buong bilao. Busog ka na, may take-out ka pa. Gimmick, importante talaga dahil para maging unique. From Binyan, Laguna, lipad naman tayo sa Kalibo sa Aklan para sa kakaibang thrill and excitement. Ito ang Kalibo Ostrich Farm. Hindi nagtagal, mula sa mga ostrich lang, ito ay naging isang zoo na rin na pinupuntahan ng mga turista. Pero ang superstar sa zoo na ito ay hindi ang mga higanting ibon, kundi mga sawa o tawagin ay mga big python. Dinadayo ang mga ahas na ito sa farm, hindi para sa viewing purposes. Dahil believe it or not, ang mga sawang ito ay mga masahista. Totoo nga, pwede tayong magpamasahe sa mga sawang ito. Paglilinaw naman ng mga namamahala dito, wala daw dapat ikatakot ang mga magpapamasahe sa mga sawa dahil safe at harmless naman daw ang mga ito. Una kasi pinapagapang-gapang ko lang sa katawan ko. Tapos naisipan ko nga na pwede rin palang magmasahe. Hanggang sa sinubukan namin sa guest at nagustuhan nila. At nagtuloy-tuloy na yung snake massage. Ang snake massage po ay safe dahil po yung mga alaga naming snake is alaga namin sila mula nung maliit. At kahit minsan hindi pa sila nanuklaw. Nangalalay naman lahat ng mga tao natin na talagang train doon sa ahas na nagmamassage. Maraming benefits daw ang snake massage dahil swabe ang paglingkis ng mga ahas na nagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo. Approve na approve po, maganda at nakaka-refresh ng katawan. And then, in-encourage ko yung mga manunood na pumunta po kayo dito sa Ostrich Farm Kalibo
At i-try nyo rin po yung snake massage nila. Relax yung katawan mo, then gugulong lang ng gugulong yung mga snakes at mapifeel mo talaga na masarap sa pakiramdam. Yung crawl nila sa katawan mo is very fine. Walang tinatawag na lagatok or walang stoppage. Continue siya. Ramdam na ramdam po yung hagod ng balat ng ahas sa katawan mo. Mula sa nakapanginginig na snake spa, punta naman tayo sa totoo at legit na spa. Ang Diana Stalder sa Gateway Araneta City sa Cubao. One-stop shop ng mga pampa-beauty, pampabata at best way para ma-relax. We do it naturally because our mantra is, sabi nga nila, the promise of a better you. As you age along, parang gusto naming tumatanda ka, pero na-appreciate mo yung pagiging ikaw, napapamper mo rin yung sarili mo naturally. Not because, you know, you have all the injection, all the fillers. Ibang approach kami. Pero ang hindi alam ng marami, ang Diana Stalder is not your everyday usual spa. Dahil level up ang spa dito dahil pwedeng mag-party. With our spa party, nai-enjoy ng client yung pagiging relax nila. And very, very quiet here. Nai-enjoy nila talaga yung healthy food namin kasi it is prepared specially for them. Masaya at healthy daw ang kanilang kinakain. Pwede ipa-customize ang inyong tinatawag na sparty depende sa inyong gustong theme o okasyon. We have shower party, birthday party, minsan graduation, anniversary, lahat actually. Tulad ng magkakaibigan na Marie Chris, Sharon at Lara na may bonding moment at ang trip nila ay yung tipong nasa bahay lang, nagchichill at kwentuhan habang nagpapaganda. Kaya best sa kanila ang theme na pajama party a la Diana Stalder Spa. We enjoy, sir, a very memorable experience and with a very relaxing treatment po, facial treatment, and at the same time with a very delicious and healthy food po. Price value with the services is good. And friendly yung mga staff dito and I highly recommended na maano ko sila sa friend ko. Masasatisfied ka dun sa ginawa nilang treatment sa'yo, which is makakapag-relax ka. Tapos after nun, parang feeling mo gumanda ka talaga. Different and unique spa experience ang alok ng Holistic Wellness Beauty Spa na ito sa kanilang mga kliyente dahil malaki ang pagpapahalaga ng may-ari sa self-love. Ang ideyang gimmick sa negosyong ito, nakuha niya sa mismong anak niya na teenager at gusto niya laging stress-free at maganda. Maraming hamon ang hinaharap ng isang negosyo, kaya mahalaga na magkaroon lagi ng mga bagong gimmick para mapanatili na tinatangkilik ng mga parokyano ang serbisyo o produkto. Strategiya ang mga ito para hindi malaos at makalimutan ng tao. Pero bukod sa masisiyahan ng mga valued customers, ang binabalik-balikan ay ang kalidad at gawa ng mga nagtatrabaho. Dahil sa huli, safe pa rin ng mga kliyente ang pinakamahalaga. Sabi nga, the customer is always right. Kilalang sosyalera pero kikay na kikay ang galawan niya. Kaya naman, patok na patok siya sa masa. Bawat galaw niya, sinusundan ng kamera at ang mga punchline niya, nako, pinag-uusapan talaga. Ganyan ka-fabulous ang royal princess sa show business na si Rupa Gutierrez. Never nalaos dahil laging pasabog ang kanyang mga ganap sa buhay. Tulad ng kontrobersyal na pelikula niya ngayon, na siya ay bumibida bilang Imelda Marcos at marami pang bago sa buhay niya. Tara na makimarites sa mga Lucas ni Rufa G. Ay! 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 Ano ba yan? Ano ba iibis? Kaartihan ba itong matatawag? O normal talaga sa kanya ang pagiging sosyalera at banidosa?
Ang dami mga beds, pillows. Sa bawat buka ng kanyang kikay na bibig, ang mga punchline tumatatak sa masa. Talaga namang ginagaya pa at sure ball na pinag-uusapan. So yung textmate ko, sabi ko, what's the G? Hinihintay ko yung sagot. Tingnan natin kung ano what's, siya. Tama ba yung what's the G? Are you G? Are you G? Are you G? Oh my God, Rupa! Super sexy. Wala siyang boyfriend na pangit. Pero hindi lang siya basta-basta kikay at chikadora. Pamantayan din siya ng kombinasyon ng kagandahan at talino. Mula sa pagiging beauty queen hanggang sa pinilakang tabing. Do you know Esmeralda Fajardo? No, di siya ng marami. Oh, you are Abigail? Yes. Why do you know her? Kahit ilang dekada na sa telebisyon, patok at G na G pa rin si Charmaine Rufa Rama Gutierrez o mas kilala ng mga millennials ngayon bilang si Rufa G, ang nag-iisang prinsesa ng pamilya Gutierrez. Pero ano nga bang bago kay Rufa Gutierrez? Eh kasi matagal na kaming hindi nagkakakumustahan ni Rufa G. Na G pa rin. Hello, Miss Kay. You are so beautiful and you look younger than ever. Wow. Ang daming bago kay Rufa. Alam mo, ikaw yung talagang, ano ba yung nasa DNA mo na talaga na kailangan may ginagawa kang bago na pag-uusapan. Hindi ko ginagawa ng paraan para pag-usapan. Okay. Napapag-usapan na lang dahil sa mga projects na tinatanggap ko. But I think it's hindi ideal na maging idol, di ba? We always have to be busy. Sa kanyang midlife, hindi nawawala ang kinang ng bituin ni Rufa G. Madalas siyang laman ng mga balita, lalo na ang buhay pag-ibig niya na biniyayaan pa ng dalawang magagandang anak. At ang isa pang bago sa kanya, yung kanyang anak ngayon, sinasabi ng netizens, mag-beauty queen din daw. I know. O, yan ang bagong pinag-uusapan. Are you going to allow Lorene maging beauty queen din? Well, you know, if they want, it must come from them. Yung mga bata ngayon, hindi na dapat pilitin eh. Kung manggaling sa kanya, mga I wanna be, let's say, a beauty queen, I would say, okay, sige, let's push her to the right direction. Pero sa tingin ko ngayon, ayaw niya. Lorene wants to get into law and Venice wants to sing. So you're just allowing them. Ganun ka pala talagang klaseng nanay. I think it's okay kasi marami nang yung pagiging beauty queen ko, it opened a lot of opportunities for me and I was able to see the world. So I think if it did well for me, bakit pipigilan ko naman yung mga anak ko? Sa likod ng glamorosong buhay ni Rufa G, may revelasyon siya ngayon na malalaman nating lahat. Maging ang makinang na bituin na katulad niya, biktima rin pala ng kasawian. Dahilan para hindi siya maging G pagdating sa love life. You're not closing your doors? To a possible reconciliation as in love? Yes. Ay, sarado wala na yun. Sarado na yun. Ano na siya? Sarado na. More of like, I'm opening my doors to the possibility of co-parenting. Ah, okay. That's it. Kahit nangaraw sarado ang pintuan ni Rufa para sa bagong pag-ibig, bukas naman ang kanyang puso para sa kapatawaran. Ginulat ni Rufa ang kanyang mga followers sa IG nang i-post niya sa account ang muling pagkikita ng kanyang dating asawa na si Ilmaz at ng kanilang dalawang anak sa Turkey. Talking about your kids and about love, ang bago pa kay Rufa G ay pinayagan mo na bisitahin ang ex mo ang mga anak mo. Well, I think it came in time, in God's perfect time. Mm. Kasi it was 15 years since the kids saw their dad again. And there was a time na Ilmaz called out of the blue and said na namimiss ko si Lorene at si Venice. How are they doing? I had a dream about them. And, you know, sabi niya, oh, when are you gonna visit the Philippines? This was already Venice and her dad talking. Sabi ko, you know what? Bakit this is the time, di ba? Kung hindi ka makapunta sa Pilipinas, siguro naman okay at safe sila kung ipadala ko sila sa Turkey. Kasi the kids are already 18 and 19. Now that they have a mind of their own, ano na, it came naturally. And you know, I guess that was either the chapter was closed na for them, na alis na yung pain
na ano nangyari sa daddy namin, bakit hindi namin nakikita. And they're able now to talk on their own. So maganda, maganda yung nangyari sa kanila. Wala na silang daddy issues. Okay guys, we just cried again when we gave our dad the gift. Para sa kanya, time heals everything. At ang say niya sa mga fans na humohopya pa rin hanggang ngayon na magkabalikan sila ng kanyang ex. Nakakaloka. Ang dami na naming fans na gusto magkabalikan kami. Parang sa akin, importante lang that we are good in terms of communication. And although we don't talk very often, you know, nagkukumustahan kami. I think that's the first thing. Ayaw na ni Rufa ang sumugal ulit sa pag-ibig, pero bukas naman daw siya sa ideya ng co-parenting with her ex para sa kanyang mga kids. Cool mom talaga itong si Rufa. Para sa ikasasaya ng mga anak, lahat gagawin. Suportado niya ang mga chikiting sa kahit anong gusto ng mga ito. So you're not scared na masaktan sila? Siyempre, kasama yun, ano? Kasama yun sa buhay. Masasaktan talaga sila. Kung hindi man ngayon, sa pag-ibig, I'm sure masasaktan din sila. Lahat naman tayo nasasaktan sa pag-ibig, di ba? Nako, wala pa bang mga umaali-aligid dyan? Nako, lumalabas ang pagka-Annabelle Rama. Totoo ba? I think so. But you know, I think with the children now, you have to put them in a position that they're surrounded by the people you want them to associate themselves with, diba? A love to lash. Real clinical trial from the United States. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. Tried and tested. A love to lash. Kaya certified proud mom si Rufa nina Laureen at Venice. Communication arts. I'm graduating college in July. Pero hindi lang ang pagiging cool mom ang asset ni Rufa. Nitong 2022, matapos magbalik eskwela, nakatapos na din siya ng kolehiyo sa Philippine Women's University. Eto na nga, nag-graduate! Yes. Bago yan kay Rufa, ha? Why did you go back to school? Well, I think it was the influence of those people that loved me and that pushed me to study. Hindi ko akalain na makakapagtapos na ako kasi I realized na dapat siguro tapusin ko na yung college ko kasi every time I travel, I'm always the one that's saying, "Yeah, guys, you know, I've been acting since I was 13. Oh, really? So what did you finish in college? Oh, no, I'm street smart. Hindi ako nakapagtapos, but I'm really smart. Oh, yeah. Wow. Diba? Ah. So parang, ano yun eh, parang frustration sa akin at the same time, parang nahihiya ako sabihin na kahit successful ako sa trabaho ko, hindi ako nakapagtapos. So during the pandemic, I mean, there's only such an amount of K-dramas you can watch, di ba? So after ko manood ng mga K-dramas, sabi ko, sige, tapusin ko na to kasi, you know, it's something that I can impart to my kids. You know, education is very important. At pag hindi na ako busy sa industriyang to, I can move on into other things. I pushed it even a bit further. Talagang, kumbaga, parang unstoppable. Di pa tapos yung journey. I'm now working on a master's degree also in communication arts. Oh, wow! Congrats! Yeah. Thank you. O diba si Rufa G? Kahit sa academics at pag-aaral, G na G. Hindi rin alam ng marami ang isa pang bago na nadiskubre niyang frustrated chef pala itong si Rufa. Dahil sa pandemya, G na G din siya sa kanyang mga cooking skills, nag-aral magluto at ipinagmalaki pa niya sa aming kwentuhan ng kanyang mga bagong natutunan bukod sa pagsasaing ng kanin. Before the pandemic, hindi ka nagluluto. Bago rin yan sa'yo. Hindi, bago rin yan sa akin. O, anong specialty mo? Wala, simple lang. Steak, baked chicken. Wow! But at least I know how. Kasi I'm a single mom, di ba? I never had the luxury of being in the kitchen and cooking and doing my own thing. Even when I was in Istanbul, I was a wife to Ilmas then. He didn't really allow me to cook. Ayaw niya yung mabaho daw yung hair ko. So, Okay. So, natuto lang ako talaga sa pandemic. Talaga? Yeah. Daming bago. Daming bago. Ang daming bago sa'yo. You touch me in the pouring rain. Pagdating naman sa kontrobersya, nako, anong bagong pasabog ni Rufa? Kamakailan lang ay trending online ang pelikulang pinagbidahan ni Rufa G. Kahit nasaan ako, walang mapa ang mga demonyo. Ang mga demonyo bang yan ay kaming dalawa ni Ferdinand? Mainit,
maingay at mabusisi ang balitaktakan online sa pumatok na pelikula ng mga Marcoses. Kung naintriga kayo sa pelikulang Made in Malacañang, kung saan gumanap si Rufa bilang ang unang ginang na si Imelda Marcos. Mas pinag-uusapan ngayon ang bago niyang pelikula, ang Martyr or Murderer, na ipapalabas ngayong March 1 sa mga sinehan. Malaking hamon kay Rufa ang pag-arte dito dahil nakipagsabayan daw siya sa mga mahuhusay at premyadong mga aktor. Another new thing of Rufa, na parating Gina G talaga, ito, medyo kontrobersyal. Ano? Yung pelikula. Yes. Oo, medyo kontrobersyal. Poster, di ba? Meron na. Meron na, oo. So, Martyr or Murderer? Yes. Wow. Title pa lang, ulam na, hindi ba? Hindi ka natakot tanggapin yung role? Well, ito yung karugtong ng Made in Malacañang, the highest grossing film of 2022. And I think top three in the history of the Philippines. So, pinagpatuloy lang yung kwento. Yes, the title is very controversial. I think Senator Aimee and our director had some issues about it. Kami naman, talent lang naman, di ba? So, when I accepted the project, I didn't even know it was a trilogy. I just knew that Made in Malacañang, okay, the last 3 days of the Marcoses before they were kicked out of power. So, yun lang. And they offered me the role after the elections. Kaya sa mga naninira, di ba, akala nila that I was part of a victory of Bongbong Marcos, our president. I wasn't. This was offered to me after he was elected. So nanalo na siya. Hindi naman ako aktivista. Artista ka. Artista at tumanggap ako. Ka lang ng trabaho. Yes. Right. So lahat ng co-stars mo dito, sino-sino ba? Hindi ba nandiyan si... Cesar Montano, Ferdinand Marcos, Christine Reyes, Senator Aimee Marcos, Ella Cruz, Diego Loizaga. Marco Gumabao. Okay, Marco Gumabao. Yes, okay. And a lot more. Cindy Miranda. So I think... nandiyan din si ano si former mayor. Yes, Isko Moreno plays Ninoy Aquino. Yes. So I think you know, there are two sides of every story, and there's also the screenshot. So dapat panoori na lang nila. Talaga. Manood sila ng Made in Malacañang, manood sila ng Martyr or Murderer, and may part 3 pa pala, o di ba? Tinanggap ko 'yung isa, tapos may dalawang pelikula pa pala ang ano. So wow. I'm very excited about this project. You know, it's opened a lot of doors and opportunities for me. Pero bakit nila kailangan panoorin? Kasi talagang ibang-iba sa nalalaman ng tao. Actually, hindi naman alam talaga ng tao. Ako rin, hindi ko alam. Anong gusto nangyari sa panoorin? Kasi si Direk Darrell has a way of iba yung script na binibigay sa amin, pero sabi niya, hindi pa yan ha, marami pa ako idadagdag. So even when we watched the trailer of Made in Malacañang last year, wow, Direk, can we play it again? So, the same with this, diba? Ano pa talagang nangyari? Kung nangyayari yan sa Manila, ipinamumukha nilang nangyayari sa buong Pilipinas. Kahit buong Maynila pa makipag-living, ang nararamdaman ng ilan ay hindi ang kabuuan. Dad, pinagbibintangan nila kayo, ginagawa nila kayo ng kwento. Tingin ko. Ang daming bago parate, pero ano ba... Some good things should never change, right? Okay, ano yun para sa'yo? Ano ang ayaw mong magbabago? My authenticity. I think it's really important that you're grounded, di ba? You can be swayed by a lot of different influences. But I think what really matters most is talaga what my parents taught me. Lumingon ka lagi sa pinanggalingan mo. Lahat ng mga tumulong sa'yo nung nag-uumpisa ka pa lang, you know, never forget them because... You know, they will lead you to where you're gonna go in the future. Concentrate ako at rumampa-rampa. Tulad ni Rufa G, dapat ay game kung game tayo sa bawat hamon ng buhay. Huwag matakot sa mga bagong kaganapan sa inyo araw-araw. Ang mahalaga, matapang tayong humaharap sa mga kontrobersya at pagsubok sa buhay. Kanya-kanyang laban at hindi dapat nagbabago na parating may bago at Gina G pa rin tayo sa buhay. Tulad ni Rufa G. Makapangyarihan ang isip ng tao. Masama man o mabuti, pwede daw magkatotoo.
Dahil mind over matter, sabi nga nila. Pero may nakilala kaming may pambihirang galing daw sa mental telepathy. Kaya daw niya magbasa ng isip, magpagalaw ng mga bagay gamit lang ang kanyang isipan. Telekinesis ang tawag dyan. At ang pinakamatindi, kaya raw niyang mag-hypnotize at burahin ang laman ng ating memorya. Ha? OMG, totoo ba ang powers ni Nomer Lasala o mas kilala sa tawag na Mind Master? Today, I'm going to perform telekinesis in an attempt to tip this empty drink can up on its end using nothing but my mind. You guys ready? Check it out. Pinakamalakas na klase ng aktibong psychic power, ang telekinesis. Ang telekinesis ay gumagamit ng lakas ng isip para mapagalaw ang mga bagay na nasa ating paligid. Pero ayon sa nakilala naming si Nomer Lasala, o mas kilala ngayon bilang The Mind Master ng Pilipinas, napapagalaw daw niya ang mga bagay dahil sa energy din ng kanyang mga kamay. Tulad na lang nitong kinuna naming actual video kung paano niya nagagawang baluktutin ng mga kubiertos na bakal sa isang iglap lang. Nakakamangha, hindi ba? Talagang pambihira. Panganay sa limang magkakapatid si Nomer. 9 years old pa lang daw siya nang bigla niyang nadiskubre ang kakaiba niyang kakayahan gamit ang power sa kanyang kamay. Yung lunchbox ko, inaabot ko. Yung school bus nasa labas ng bahay, nagmamadali ako. Yung lunchbox lumapit. Lumapit ako nasa long table, nag-slide. Hindi siya makapaniwala nung una kung paano nangyari ang nakakamanghang karanasan na yun. Siyempre, at as a 9 years old, nagtaka ka talaga. But I didn't know na ang kamay pala natin can emit energy. As early as 9 years old, nung na-discover ko, nag-aral ako, umupunta ako sa mga library. Meron namang mga books. Ang naging foundation ko, yung Silva Mind Control Method. Nung 16 years old ako, na-meet ko yung mentor ko. Yung mentor ko is a European mentalist. In fact, pwede natin i-demo sa mga nanonood ngayon. Again, solid yung fork. Solid the watch. Dumudula si Sapa. Wait. Anong gagawin niya patutunguhin niya? Sabihin niya kung nangyari. Ibabaluktot natin. Then siguro bago na lang. Masdan ninyong mabuti. Dinampot niya ang tinidor. Inikot-ikot at lumalambot na parang matutunaw. Hanggang sa bumaluktot na nga ito ng tuluyan. Direk, pwede mo kung matigas. Heto pa, ulitin natin at huwag kayong kukurap. Matigas pa. Iramin ko yung kamay mo. I'll put it back straight. Close. Sarado ka ba? Ito daw ang dahilan. Naglalabas daw siya ng life force o enerhiya sa kanyang katawan. Kaya niya nagagawa ang mga ito. Huwag masyadong matigas, direct. Yan. Umbihan mo rin siya umikot. Subukan mo siya ibalik kung kaya. It's not possible. Matigas. 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 Tinatch kita, taas ka kanya. Sa pamamagitan din ng isip at enerhiya niya sa katawan, kung bakit daw kaya niya ring pasunurin at pagalawin ng kusa ang katawan ng tao. Halimbawa, ang kamay ng iba na hindi niya hinahawakan. O tignan ninyo ulit ng maigi. Walang camera tricks yan. Amazing! Yan, alam mo yan, hindi. Alam ko may umahawak sa akin eh. Ano yung sabihin?
Joe, wala namang umahawak ko. Galing. Naramdam ko may umahawak talaga sa akin. Kaya tinataas ko yung kamay ko. When I snap my fingers, whatever that is that you're thinking of, no word, say it out loud. Rainbow. Kaya rin daw basahin ni Mind Master ang inyong mga iniisip sa buhay. O kung kayo'y nag-overthinking sa mga bagay-bagay, naku, mabubulgar ang inyong sikreto. Well, ang mental telepathy is yung pakikipag-usap ng mind to mind. Truthfully, yung ginagawa ko is not necessarily mental telepathy kasi yung kausap ko, hindi naman din siya marunong nung ginagawa ko. But basically, nagko-consent siya. Halimbawa, sabi ko sa'yo, mag-isip ka ng someone. Tapos sabi mo, okay, meron ako iniisip. So may consent ka na. You're giving me access kung ano yung iniisip mo. So, ang common notion, akala ng mga tao, kapag naglalakad ako, nababasa ko lahat ng isip nila. Hindi ganun. Lahat kayo mag-isip ng random numbers in your head. Ano ba ang iba pang kayang gawin ng tinaguriang The Mind Master? Alamin yan sa pagbabalik ng Rated Corina. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. Glupako Soap. Susubukan kong basahin yung isip mo. Para mas lalo tayong makumbinsi, sinubukan ng magkaibigang Christian at Alfred kung totoo nga ba ang galing ni Mind Master. Tara, kilatisin nga natin. Mag-isip ka ng random na word at saka random na someone. Meron ka na naisip? Okay. Anong gusto mo unahin ko? Yung word o yung someone? Yung someone. Sabihin mo siya paulit-ulit sa isip. Ang ina-expect ko kasi is he is going to think of someone na tao. Pero is this what you're thinking of? Yeah. Kaya si Papa God yung naisip ko. Gusto ko kasing lituhin si Sir Nomer. Pero ang galit. Kung ano yung sinabi ko, yun talaga yung nabasa niya sa isip. Christian, para mas interesting siya, gawin natin ganito. Hindi ko lang basta babasahin yung isip mo. Gusto ko mag-isip ko ng tanong. Yung tanong mo, hindi mo sasabihin sa akin, susubukan ko sagutin. Yung someone ba related dun sa tanong mo? Yes, bro. Okay. Unahin ko siguro yung tanong. Pag mo sasabihin sa akin yung pangalan, sabihin mo kung ano yung tanong mo. May love connection ba kami? May pag-asa ba ako sa kanya? May love connection ba kami? This is what I wrote. It's actually a yes. Definitely, there is a connection there. Imaginin mo, nandito siya, ipakilala mo siya sa akin sa isip lang. Nomer, gusto ko makilala mo si... Ano yung pangalan niya? Pisa. Oh! Grabe. Bisto ako dito. That's all there is to it. Teresa, ano? Numumula siya. Cash ko siya noon. Sinasabing the mind is powerful. Nauutusan ng utak kung ano ang gagawin ng katawan ng tao. Pero hindi raw sa lahat ng pagkakataon na kapag nag-isip ka ng gusto mong mangyari, makukuha mo kaagad ang gusto mo. It's a process daw. Basically, kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, kahit ano pa yung dinidesire mo at hindi mo naman gusto yung ginagawa mo, halimbawa, hindi mo gusto yung trabaho mo, pero nag-attract ka, gusto mong yumaman. You are creating a resistance. And you are basically, pag may resistance, nagkakaroon ng friction. Lalong lumalayo. So, ganun siya. So, yung heart natin ang panghatak. It's not the mind. It's not the mind. The mind is powerful, yes. Pero ang, alam nyo ba na ang puso natin nakakapag-isip din? Ang puso natin also has neural pathways. Kaya siya yung humahatak. Thoughts create electric frequency. Our heart, our emotions create magnetic frequency. Ang reality is made out of the two, electromagnetic frequency. So kung balance ang mind, balance ang heart, hindi sila nagtatalo, then you get what you are attracting. Good guys. What's your name?
And just like that, instantly. Sa hypnotism o hypnotismo naman, napapasunod niya ang tao, mabuti man o masama ang intensyon. At may paliwanag dito ang siyensya. That's very rare actually. It's of the deeper form already of quantum physics or psychoanalysis or psychophysics, no? It's the deeper sense. Sabi nga nila, it's the higher form of meditation already. Imagine mo nandito yung tao, pag pinapakilala mo siya sa akin, Nomer, sa isip lang ha, Nomer, I want you to meet, sa isip lang. Don't say the name. Look at me. Look at me. Pakilala mo siya sa akin, sa isip lang. Jessa. Girlfriend ko po itong nakasulat. Nawalaan niya po. Lahat kayo mag-isip ng random numbers in your head. Pinapahalagahan ni Mind Master ang natatanging kakayahan niya na manghipnotismo at magbasa ng isip ng tao, at kahit minsan daw, hindi niya ito naisip gamitin para manloko lang ng tao o gamitin sa pansariling kapakanan. Ginamit ni Mind Master Nomer ang hypnosis para makatulong na magkaroon na ng solusyon ang paulit-ulit na problema nila sa pamilya, sarili, at maging sa mga relasyon. Ang hypnosis is about pagbabypass nung kanilang conscious mind. So, I put them in a state of relaxation and an altered state of consciousness wherein very programmable sila. So, kung meron silang trauma, during this state, mas madaling ma-heal. Mas madaling ma-rewire yung brain. Kahit ang mga nalulong sa masasamang bisyo, pwede daw palang i-hypnotize para magbagong buhay at maglubay sa drugs. Halimbawa, yung tao may addiction sa alak, sa sugal, sa droga. Gustong-gusto na nilang magbago. Okay? Yun pala ang importante sa hypnosis. Kailangan meron silang willingness na magbago. Kasi hindi mo pwedeng i-hypnotize yung tao na ayaw naman magbago. If you're having bad days lately, let this hypnosis video be a reminder for you. Sa pamamagitan ng hypnotherapy, mahi-hypnotize raw niya ang tao para makamit ang peace of mind sa kabila ng maraming problema. At kapag payapa na ang isip, saka pa lang matatagpuan ang tunay na happiness na madalas hinahabol ng iba sa kanilang buhay. Naniniwala si Mind Master na mind over matter, biyaya ng may kapalang ating isipan, makapangyarihan, malawak at kayang magbigay ng pagbabago sa isang tao. Ang kailangan lang, piliin lagi ang tama at maging matalino sa bawat desisyon sa buhay. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aming palabas. Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood at pagsama sa amin tuwing weekend. At basta kwento ng bawat Pilipino, siguradong hashtag pang-rated Corina yan. Tandaan, hindi namin kayo iiwan dahil sa aming mga puso, kayo ang number one. Ako pa rin ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi, Corina Sanchez Rojas. Hanggang sa susunod na edisyon ng inyong paboritong kakwentuhan tuwing weekend sa ating mas pinalawak na tahanan at samahan. Ito ang Rated Corina. Gusto niyo bang marinig ang Corina? I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I used this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kaysa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab, and tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.